Ilan pang miyembro na marebeldeng New People's Army sa Surigao del Sur sumuko na sa pamahalaan. Ayuda para sa kanilang pagbabagong buhay e pinagkaloob ng gobyerno. Si Jennifer Gaetano ng PIA Caraga sa sentro ng balita. Mahigit 40 dating miyembro ng New People's Army ang nagsuko ng kanilang baril bilang bahagi ng kanilang pagbabalik loob sa gobyerno. Ito ay sa isinagawang 3rd Caraga Regional Task Force Ending Local Communist Armed Conflict o RTFLCOC sa Tandag City na nasaksihan mismo ni Cabinet Secretary Carlo Nograles kasama ng iba pang opisyal. Nangako ang mga ito na susuportahan ang pamahalaan at mamumuhay ng maayos at payapa sa kani-kanilang komunidad. Tumanggap sila ng financial assistance at firearms remuneration na aabot sa kabuuang 1.6 million pesos. Lubos naman ang kanilang pasasalamat sa tulong na ibinigay sa kanila ng gobyerno. Ipay ko sa kong na itigaan ni Panginabuhian sa gobyerno. Siya ang kasala ni Kaniadto na nasa laod ni sa Hewi na Julia. Pasalamat mi sa gobyerno na idawat nagbalik. Magbaba na lang kay wala may mapadunan nga namo dito ako dahil pangiladlak ang ginapal sa amo. Pinasalamatan din ni Cabsec Nograles ang FR sa kanilang pagsuko at binigyang diin na seryoso ang gobyerno sa pagpapatupad ng Executive Order 70 ni President Rodrigo Duterte. Itong battle against the local communist armed conflict, whole of government na manguta karon hindi lang ni responsibilidad sa AFP o sa PNP, which is why we're conducting this task force kay para ang tanang tibok pwersa sa nasyonal na pagamhanan hantod sa mga lokal na pagamhanan tinabangan yun, magkaiusa. Samantala, pagtitiyak naman ni Surigao del Sur Governor Alexander Pimentel na patuloy ang pagsasagawa ng serbisyo caravan at immersion sa mga lugar ng probinsya na apektado ng insurhensiya. Ito'y upang mas maramdaman ng mamamayan ang sinsirong pagtugon ng gobyerno sa kanilang pangangailangan. Jennifer Peña Gaetano ng Philippine Information Agency, Caraga, para sa Bayan.